Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyan ng Commission on Elections o COMELEC ng isa pang linggo ang kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos para sagutin ang tatlong petisyon na humihiling na idiskwalipika sa halalan ang dating senador. Ito ang kinumpirma ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Umaalma naman ang petitioners sa pagbibigay ng extension sa panig ni Marcos na tinawag nilang illegal alinsunod sa COMELEC Rules of Procedure at Supreme Court ruling. Ayon kay Attorney Theodore Te, kung pagbibigyan ito ng COMELEC ay lalabagin nila mismo ang sarili nilang patakaran. Sa tatlong petisyon, nais ng mga martial law victim na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos dahil anila sa tax case nito. Mariing pinabulaanan ng Malacanang na lumipat na sa kampo ni Mayor Isko Moreno si COVID-19 testing czar Vince Dizon. Nilinaw ng palasyo na walang katotohanan ang balitang magbibitiw si Dizon sa gabinete upang tulungan sa kampanya si Moreno. Paliwanag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na nananatili pa rin aktibong miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte si Dizon at patuloy pa rin ang trabaho nito sa COVID-19 response and testings ng pamahalaan. Nakafocus din umano si Dizon sa vaccine rollout ng gobyerno kung saan nakatuon ang mga ito sa kabataan at booster shots ng medical frontliners. Pagod, gutom at kawalan ng tulog ang nagudyok sa mag-asawang kasapi ng communist terrorist group para sumuko sa Maramag, Bukidnon. Kinilala ng Philippine Army ang sumuko na sina Michael Mantikinon alias Kimay at Dallas, ang commanding officer ng Front Operational Command at ang kanyang Communist Party wife na si Irish Arcayan alias Trixie at Ai na political instructor ng grupo. Kasama ng dalawa ang nasa siyang panilang miyembro kabilang ang isang menor de edad na nagpa siya na rin sumuko sa pagnanais na makasama ang kanilang pamilya. Nagpa siyang sumuko ang mga ito kasunod na rin ang pagkakadakip ng kanilang front secretary na si Ramil Banao. Kamakailan. Isinuko rin ng mga ito sa 88th Infantry Battalion, ang 5 M16 rifle, isang grenade launcher at ilang mga pampasabog at bala. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Sa isang probinsyang prinsipyo at matibay na paninindigan ang naging paraan ng nanunungkulan. Hindi pwedeng pumasok dito sa Kapitolyo pag walang bakuna. Yes. Hanggang saan nga ba ang kanilang ipaglalaban? Maproteksyonan lamang ang kanilang mga mamamayan mula sa banta ng pandemya. I am looking only the safety and the welfare of our constituents. Samahan ang veteran journalist na si Cesar Soriano sa isang panayam kay Southern Leyte Governor Damian Mercado. Paano pinanaig ng pamahalaang panlalawigan ang kapakanan ng marami sa pamamagitan ng kamay na bakal? Magandang gabi, Pilipinas! Sa sunod-sunod na sakunang kinaharap ng lalawigan ng North Cotabato, tuluyan na bang nakabangon ang kanilang probinsya? Well, we cannot point fingers. Makikita ko lang yung walang malasakit nila. Sa isang one-on-one interview ni Cesar Soriano kay Governor Nancy Catamco, tunghayan ang kanyang mga saloobin para sa mga hamong gumigipit sa kanilang probinsya at ang kanilang sagot sa pandemya at iba pang issue na kinakaharap ng North Cotabato. The best is yet to come. Ang bagong simula. Issue One-on-One. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.